We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. At home with GMA Regional TV. Mayong buntag, mga kapuso, all over Mindanao. Good vibes asahab, ang atud na mo this morning. Kauban ang inyong number one morning show sa Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Good morning, Cyril. How's the start of your day? Mayong buntag sa Jandi o sa ato, mga kapuso, viewers all over Mindanao. Okay ra kaayo ang sugod sa akong adlaw, Jandi. Let's start our Thursday with positive vibes inubanan sa mga nagkadaiyang storya nga hatod namo karong buntaga. This morning, mga kapuso, kuyaw kaayong ato makauban tungod kay usa siya sa misikat sa Zamboanga City tungod sa iyahang mga lamian nga baligya plus iyahang pinasahi nga hero costume nga ginasuot while naga-deliver sa orders. Ang iyahang storya atong atangan sa spotlight. Ugsay, pinasahi sa bang ato makauban karon. Tungod kay ato makauban ang amahan sa viral baby nga dunay pinasahi nga pangalan kung unsa atong siren unya. Ug sa Bistok atong makauban si kapusong Gestoni Humamil gikan sa GMA Jensen Station ug ang Mindanaoan band ang Saika Band. Magandang umaga, mga kapuso. Nako, ngayong umaga mapaparock and roll tayo sa Bistok. Alam niyo ba kung bakit? Makakasama lang naman natin ang isa sa pinaka-popular na local rock band sa Zamboanga, ang Saika. Lubos nating kilalanin ang bandang ito at makikisample ng rock melodies kasama ang vocalist na si Maverick Sebastian. Magandang umaga sa iyo, Maverick, at welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka ngayon at ang iyong banda? Magandang umaga, mga kapuso. Okay naman kami. Music is life, ika nga. Kaya pag ito ang hilig mo, gaganahan ka talagang mag-perform para sa mga, you know, para magbigay ng entertainment. Sir Maverick, paano ka ba nag-umpisa at paano ba nabuo ang inyong banda? Nag-start yan nung nasa Manila kami ni Jeno Moika, yung guitarist ko. So, bumuo kami ng banda. Then, ayun. Pareho talaga kami ng hilig, ng mga likes sa music. So, hanggang ngayon, magkakasama pa rin kami ni Jeno. Galing naman nun. By heart, marami tayong mga kapuso na fanatic sa mga rock music. Kaya sa di pagkakaila, tinatangkilik ang inyong mga live performances sa Zamboanga. Paano ba kayo naghahanda before the show? At bakit sa tingin mo, tinatangkilik kayo ng karamihan? Ang ginagawa talaga namin basically is practice kami ng practice. And ganun kami ka-strict sa practice. Pagsampa namin sa practice, isang daan, tapos na. Nakikita nyo naman na malikot talaga kami sa stage. And yun talaga yung gusto namin na ma-amaze yung crowd na sabihin nila, kakaiba rin banda na to. So yun. So yung mga simple gigs na yan, like, ang laking bagay niyan, nakaka-boost ng moral sa banda. And ayun, nakikita namin yung mga kapuso natin na nag-e-enjoy din sa amin. Grabe yung pakiramdam sa loob. Ang laki ng tulong noon sa amin kasi syempre as a band, kailangan namin ma-inspire pa more para gawin namin itong gusto talaga namin gawin. Ayan! May mga sariling rock music composition ba kayo that you want to share sa ating mga kapuso viewers? Pasample naman dyan. There's a song on Linkin Park. It is called The Shadow Today. I
wish everyone to stay safe and stay healthy. One day we're going to surpass this pandemic. I believe one day. Pala, love na love kayo ng ating mga kapuso sa Zamboanga dahil sa inyong swabbing performances. Left and right din ang inyong mga gigs sa mga malls at government events. Paano ito makakatulong sa inyong banda? Actually, yun ang pinakamahirap na part nung nag-start yung pandemic kasi nawala lahat eh. So, walang gigs, hindi kami makapag-practice kasi nga, syempre, takot tayo magkaroon ng COVID. Pero, yun na, nagawa naman namin ng paraan na nag-o-online kami, nag-uusap na lang kami, gumagawa kami ng kanta. Through online naman, kaya naman eh. Yun na, kanya-kanya muna kami. Pero pasalamat naman sa Diyos na medyo naging okay na yung mundo ngayon. Of course, gusto din naming malaman ano kaya ang sekreto na inyong banda na despite sa pressure at challenges, ay naipapakita pa rin ninyo ang inyong best sa pag-perform sa entablado. Each of us, determined talaga kami na ma-achieve namin yung goal namin na once Zamboanga City, may Saika. Ayan. Any message po sa mga supporters ninyo at sa mga future plans ng banda na gusto ninyong ibahagi sa ating mga kapuso? Yes, sa mga kapuso namin na tumatangkilik sa band namin na Saika, thank you very much for all the support, sa pagmamahal, sana huwag po kayong magsawa. So, thank you very much sa support ninyo and God bless you all. Maraming salamat, Maverick, sa oras na inilaan mo dito sa At Home with GMA Regional TV. More shows and more power po sa inyong banda. Keep safe, always. Thank you, At Home with GMA Regional TV, for inviting us and for supporting local artists. Tutok lang, mga kapuso, mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning, makauban nato ang amahan sa nag-viral nga baby. Tungod ka pangalan siya sa usa ka anime character. Di na natudugayon pa, please help me welcome Mr. James C. Mariboho. Good morning, Sir James C. Welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? Kamusta, ma'am? Good morning po sa ating lahat. Ganang araw. All right. Sir James C., unsaon ba pag-pronounce sa pangalan sa imong baby kay taas magyud kaayo ni? And can you share nganong kini ang inyong gipangalan kaniya? Mandailan yan. Yung partner ko naman, we both decide naman na Naruto ipangalan sa kanya. And then, yung naghiwalay kami ng partner ko, so dahil love ako ng anime, parang na-base ko din sa story ni Naruto Shippuden. Yung story niya na lumaki siya, walang nanay, walang tatay. So, tatlong pangalan siya na parang combined, Unity, Pushi na Uzumaki, at saka yung tatay ni Naruto na Namikaze Minato. Binuang sa uban, Sir James C., na himugso na daw ang Hokage ng Pilipinas. Ang Japanese word nga Hokage, nagpasabot nga
leader. Unsa may maingon ni mo ani Sir James C? Ug unsa pud imong reaction ilabi pa nga paspas kini nga nag-viral? Actually hindi ko talaga in-expect kasi nung wala lang akong magawa, may nakita lang din ako mga long birth certificate sa iba. So, nag-decide ako na i-post ko yung akin. Pero hindi ko alam na mag-trending pala ng ganun. Pero hindi ko lang alam na ito pala yung way kung ba't ako sisikat dahil din sa anak. Sumabog yung mga notification ko at saka messenger ko dun dahil doon. Sobra. Ano, naging okay kasi ang daming nag-trending, ang daming nag-congratulations. Lalo-lalo mga pamilya ko, mga kaibigan ko. Yun. Pag lumalabas kami, may nagpapapicture. Uy, sinara to. Uy, gayin. Parang ano din, proud din na dito siya sa Davao, proud din ang mga kapitbahay na tayo may pangalan na ganito. Alright, Sir James C., duna sa mga comments nga basin daw maglisod na sa pag-fill up og forms, puhon ang imong anak. Tungod sa kataas sa iyahang pangalan, unsa may maingon ni mo ani, sir? So, turuan na lang natin, basic po. Yun lang po yung may papayo ko din naman sa anak ko eh, na mag-training lang kami para masulat niya yung pangalan niya na hindi siya magreklamo, hindi umiya, na ipakita namin na kaya namin kaya ko siyang turuan. Ano naman siya, ikukwento mo naman sa kanya bakit si Naruto, bakit ganito yung pangalan niya. Siyempre, kailangan may base yan eh. Dipanoodin natin siya ng Naruto Shippuden o Naruto no Part 1. And then, tsaka masasabihin sa kanya bakit ganito yung pangalan niya, bakit tatlo. Siyempre, lahat naman nabubuli eh. Kahit tayo naman, dumanta tayo sa bully. Siyempre, ipapaara lang natin sa kanya, ipapaitindan natin sa kanila na ganito yung tao, we're not perfect. May mga nakakomand talaga sila, may mga nasasabi, pero tuloy lang ang buhay. As long wala kami tinatapakan ni Naruto, wala kami nasasapan na iba, okay lang. Ano lang, life goes on lang. Think positive always. Ganon. Sir James C., nasayran sab namo nga you're a proud member sa LGBTQ plus community. Daga na gusto masayod and curious, unsa ang feeling sa first time father nga kabahin sa LGBTQ plus community? Ako, ang buhay namin ni Naruto, I'm a property consultant. So, in-house property ako, nagbebenta ako ng mga condominium. Single parent, I'm a part of LGBT din. And then, as a single parent po, mahirap din po para sa akin dahil po may trabaho, naiiwan ko sa mga magulang ko or sa kapamilya ko po si Naruto. Pero ito, meron na ako, sarili ko, aking pangalan ko. Kaya I'm so happy, masaya magkaroon ng anak na nakakaiyak minsan. Kasi may mga needs ka minsan na hindi mo ma-provide, pagkulang ka, pero masaya. Kasi pag pagod ka, uwi ka sa bahay mo, sige para mo sila nakatawa, aharutin ka, nakakawala rin ng bago. Alright, Sir James C., mensahe na lang nimo sa atong kapuso viewers nga sama nimo usa ka amahan o ginikanan nga nagtan-aw karong buntaga. Go ahead, Sir James. Mahirap pero masaya. Pero tuloy lang yung buhay kasi kaya tayo nagsusumikap dahil sa anak natin, dahil sa pamilya natin. Yun lang, huwag tayong tatapak ng ibang tao para lang tayo umangat. Basta kung ano lang yung buhay natin, kung ano rotation natin, sundin lang natin yun. Think positive lang always. Yun lang po. Sir James C. Mariboho, daghan kaayong salamat sa paghatag sa amuha og time dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Daghan kaayong salamat, Amping! Salamat! Tutok lang mo, kay mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, agaw atensyon ngayon sa Zamboanga City ang gimmick ng isang lalaki na nagsusuot ng Spider-Man costume while doing food door-to-door delivery. Kaya dito sa Spotlight, let's unmask kung sino nga ba ang taong nasa likod ng negosyong ito. Let's meet the trending local neighborhood Spidey of Zamboanga City, si Sayid Sharif Ledesma Daham. Sayid, magandang umaga sa iyo and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta? So yun po, hello Jimmy. Yun po, this is your Spider Pow. Unmask na po ako ngayon para at least pakita ng mga tao kung sino nga ba talaga si Kuya Pao. Alright, finally nakita namin ang mukha ni Spidey of Zamboanga City. Pero Sayid, bakit mo ba naisipang mag-Spider-Man costume while doing door-to-door delivery? Ayun po, actually matagal ko na po kasing gustong umpisan tong pag-Spider Pow
nung nasa Taguig pa po kami, Maharlika Village. Pero dito lang po sa Zamboanga na naumpisan ko po dahil yun po, nakita ko marami akong mga customer na kids habang naglalako po ako. So yung mga kids po yung nagbigay inspirasyon sa akin, gusto ko pong kasi bumibili sila sa akin, patingi-tingi pa isa-isa. Tapos ayun po, minsan kasi nagjo-joke po talaga ako sa mga bata, dinadaan ko po sa tuwa sa para hindi po ako ma-boring. So sumagi sa isip ko mag-costume kaya ako. So at time ng pandemic, hindi lang mga kids kasi may mga matatanda rin kasi medyo seryoso na yung mga tao. So for me, yun po, nag-transform ako as Spider-Pow at effective na rin po naman. Yun po. Nako Sayid, balita ko ang sasarap ng mga pagkain na iyong ibinibenta. Kumusta ba ang kitaan natin ngayon sa ganitong food business? Okay po, sa kita po, especially nung nag-Spider-Pow na po ako, nung hindi pa po ako Spider-Pow na kilala ng tao, Muslim lang po yung bumibili sa akin kasi yung target ko po, kasi halal food po yung binabenta ko. Nung start po ng pag-Spider-Pow ko na po, pati non-Muslim po, na napapansin na po nila ako. So from 100 to 200 shop po a day nung hindi pa ako Spider, ngayon po umabot na po si Spider-Pow ng 500 to 600 pieces a day. So malaking impact po talaga. Tuwang-tuwa po ako dahil malaking achievement, malaking tulong yung Spider costume na suot-suot ko ngayon. With all the hard work and effort na ibinibigay mo sa pagnenegosyo, Sayid, sino ba ang nagbibigay sa'yo ng motivation para gawin ito? Unang-una po ang nagbibigay sa akin ng motivation, inspiration is my family, especially asawa ko, anak ko. Sila yung nagbibigay po talaga ng lakas ng loob upang gawin ko po ito. Dahil pagkabata ko po is mahirap na po kami. So syempre may asawa na ako ngayon, may family na ako ngayon. Ayaw kong mapabayaan po sila. Tsaka yun po, ako yung padre di pamilya. Kailangan ko po talagang magsikap, araw-araw bumangon para at least survive kami, especially in this time of pandemic. So hindi ko na po iniisip kung ano yung mga, at least yung sa amin, yung sa akin. Sinasabi ko sa sarili ko, marangal yung ginagawa ko. Ika nga, halal yung business na ginagawa ko. So yun po, sila yung mga mahal ko sa buhay ang nagbibigay inspiration sa akin upang ipagpatuloy ko po itong trabaho na ginagawa ko po. With all the good things na naririnig natin o nababasa natin sa social media, Sayid, sa iyong deskarte, minsan ba meron rin bang nang babash sa iyo sa social media dahil sa pagsusuot mo ng Spider-Man costume? Ano ang reaction mo rito? Opo, hindi lang po minsan. Actually, maraming beses na po akong nabash. Mas masakit yung bash sa personal kesa sa social media. Pero wala yun sa akin eh. Alam ko, dito sa mundo, normal na yung mga negative. Hindi ko na po yan pinapakinggan. Hindi ko na po yan pinapasok sa isip at tsaka sa puso. Kasi alam ko sa sarili ko, sino ba sila? Hindi nila kayang i-provide ang needs ng family ko. So as me, talagang yung mindset ko is positivity lang. Hindi po ako nag-encourage sa mind ko and heart ko yung ng mga negative, especially itong mga tinatawag na bash. Wala yan sa akin. Normal na yan sa tao kasi ang mga tao, yun na nga po, haters gonna hate. So wala akong pakialam sa kanila. Basta sa akin, happy ako sa ginagawa ko tsaka nakakadala ako ng halal food sa naiuwi ko sa family ko. May makain kami. Hindi na po ako nagmamain sa mga basher. Yun po. With all the hardships, Sayid, narito ka, nakatindig at patuloy na nagsisikap. Kaya ano ba ang maipapayo mo sa mga gusto rin magnegosyo katulad sa ginagawa mo ngayon? Yun po, sa mga gustong magnegosyo, sa mga gustong mag-umpisa ng magnegosyo, yun po, huwag kayong matakot mag-take ng risk. Tapos piliin nyo kung ano yung mahal nyo na trabaho. Dapat andun yung passion, andun yung love. Kasi pag wala yung love, kahit isa ka pang professional, nasa aircon, di aircon ka, kung hindi mo mahal ang trabaho, talagang hindi ka magtatagal. E tulad ko, maglalako lang, Spider-Pow lang. Dahil mahal ko ang trabaho ko, mahal ko magpatawa, magpa-happy ng mga kids, mga tao.
eh, tumagal ako sa negosyo na to. So yun po, pagka sa mga small business na gustong mag-umpisa pa lang, yun ang gusto kong maipayo sa inyo. Find yourself or find ang trabaho na mahal nyo. Yun po. Doon po tayo tatagal. Sana ituloy-tuloy ang iyong food business at marami pa ang matutuwa sa iyo bilang Spidey of Zamboanga City. Maraming salamat, Said, sa oras na iyong ibinahagi dito sa At Home with GMA Regional TV. Ingat ka palagi. Okay, thank you po sa At Home with GMA Regional TV for inviting me and for the opportunity to share my story po. God bless and maraming salamat. Mga kapuso, nalingaw gayod kita sa pakulo nga gihimo sa Spidey Delivery Man sa Zamboanga City nga si Said Sharif Ledesma Daham. Pinaagi kuno niini mas nahimong malampuson ang iyang negosyo ug daghan sab ang iyang napalipay nga atong mga kapuso. Matud sa atong bisita sa spotlight nga si James C. Mariboho nga dako gyud ang iyang garbo nga nahatagan niya og pinasahi nga pangalan ang iyang anak. Plus points na lang sab daw para kaniya ang pag-viral niini. Ug nanginaot siya nga magiyahan niya og tarong ang iyang anak. Ug sa Bistok mga kapuso, atong nakauban ang Mindanaoan Band, ang Psyche Band. Saysay nila nga padayon sila nga muhatag og musika alang sa katawhan. Mga kapuso, truly inspiring and motivating gyud ang mga storya nato this morning. Sama na lamang aning panultihon gikan kang Rosa Parks. Each person must live their life as a model for others. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso! Padayon sa paglambo ug taliwala sa kalisod, laban lang! Ako si John D. Esteban. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.